cheeky-cheeky lagi Elijah ay. Cheeky-cheeky ang bata-bata. Good morning everyone and welcome back again to our channel. At happy Tuesday sa inyong lahat. And it's 10:09 na siya in the morning. Oh, di ba nagsasalita na naman tong batang to. Kanina pa kasi to siya nagsasalita or nagyayaw-yaw-yaw-yaw kasi gusto niya sa floor lang talaga siya. At ayaw niya malagay na naman sa kanyang walker. Anyway, sobrang late na kasi ni Elijah. Nagising nga at nasa bed lang talaga kami kanina pa. Kahit na dumating na yung daddy niya kasi late na din siya nakakain. At dapat pala itong balikbayan box na ito is kukunin siya ngayong morning 9 a.m. pero sobrang late na namin nagising nga. At hindi lang ako sure kung pumunta ba dito yung magpipick up kasi dapat kahapon siya pick upin mga 6 daw sabi nila. Pero tinawagan din nila ako afternoon kasi hindi daw nila ma-pick up pagabi kasi medyo maulan-ulan daw or taligsik ba yun siya? Ano ba yun siya? Busy din siguro sila. Tapos ngayon na lang daw for 9 a.m. nga kasi day off ng kanyang husband. Pero yun nga, hindi ako sure kung nandito ba sila kaninang 9 a.m. kasi it's 10 na nga siya, pero okay lang din siya or gusto ko siyang i-message yung na mag-pick up nito kasi hindi ko pa kasi din siya or hindi pa namin siya sila hindi pa namin siya na-tape ng maayos ba. Ito lang talaga yung nagawa namin ni Anthony, yung black na packing tape nga or ano ba tawag dyan. Kaya ngayon, nilagyan ko na naman siya ng ganito. Ano ba tawag nito? Ito siguro yung packing tape, no? Tapos ito siya is I don't know, hindi ko na alam kung ano tawag ito. Basta yun na yun siya. Electrical tape. O, yan siya, yung black. Pero si Elijah is pinapakulot niya talaga ako ng bonggang-bongga. At okay lang din naman pala, o hindi ko ba siya na-share sa inyo before nung first time namin magpadala. Kasi okay lang pala na hindi siya masyadong matape nga. Or for sure na lang din dito, diba, sa atin bago natin ibigay sa kanila na natape talaga natin lahat. Pero dun kasi din sa kanila, or dyan sa magpipick up, bago din nila isi-send, is lalagyan din nila ng cover na naman ulit or isi-safe din pa rin nila yung box nga na isi-send nila papuntang Pilipinas. Kaya okay lang, pero dito din, isi-share ko din na maano ko pa naman yung ayos. Yes, Elijah. Pala yung magpipick up nga ng box at buti na lang is tumingin ako dun sa may labas ba kasi hindi pala siya nagpipip or nag sign ba, love? Can you move your car, honey? That guy is there to pick up that balikbayan box. Yeah. Kasi natapos ko lang siya at nandito na nga siya para din malinisan ko dito later. Oh, at may mga space na. Move lang natin to papunta dun. Ang problema ngayon is hindi ko pa nalagyan ng sulat yung dito. Dapat is lagyan to siya dito kung sino yung napadala, para saan. O, di ba? Pero wala. Okay lang yun, Shoy. Wala, nabubughat na ako dito ba? Taking ginagawa. Oh, dyan na siya. Ang ganda ng weather. Kaya naglaba ako ng mga clothes ni Elijah para ilabas ko later. Si Misty, nandiyan din siya, oh. You got the money for them, huh? Yeah. They already received the other day. Kasi nabayaran na pala yan ni Anthony nung nakaraang araw pa talaga. Kaya sana kahapon nila kukunin, pero wala. Wala-wala kasi busy sila. Pero ngayon, yes. Ngayon siya nakuha, pero si Elijah is nag-iyak-iyak na siya. Ay, ang ganda ng weather. Hindi talaga siya mahangin or malamig yung hangin ba. Mainit lang, kaya maganda maglaba. Hoy, laba-laba tayo, Laiha. Maglaba-laba, where is Dada naman? Where is ah? Ay, sus, gusto mo gawas? Gusto mo gawas ang bata? Gusto mo gawas? Dada-dada, laba-laba, ha? At good afternoon again sa inyong lahat. And it's 1:23 na siya in the afternoon nga at hindi na kami naka-video kanina, bali naka-vacuum lang talaga ako, wala na akong nagawa sa aking buhay kasi si Elijah pala is natulog siya at sinabihan ko siya sa bed nga, tapos si Anthony siya na yung nagluto ng aming lunch. Sinabihan lang ako ni Anthony na yes, gumising ka na, tumayo na kayo kasi kakain na tayo. No, not good. Not good. We still have there. Where? In there, oh, inside.
Kasi yung milk ba is hindi na siya pwede at siguro nakalimutan siyang ilagay sa fridge. Kaya siya ganyan. At dito na side is naka-vacuum na kasi ako, kaya okay na siya. Hindi na ako nag-map na muna. Uy, kasi si Misty is dito lang din siya paikot-ikot siya somewhere. Kaya yung balahibo niya is the same. Pupunta din yan siya somewhere. You think about the job in Castle Mongood? Because I don't know. Kain tayo! The meat, mashed potatoes, veggies, and the onion. At si Elijah, nandito siya, kaya kain na muna bago magligo-ligo later. Just wait, it's still hot. Oh, hindi na makaantay ang bata. Kain, kain! Kain, Misty! With the tomato sauce. Kain, kain. May spoon na si Elijah dito na side. Kasi nag-aantay na siya. Pero mainit pa. Yes. And welcome back again to our channel, and it's another day kasi hindi pala namin natapos yung video namin. Last day ba yun siya? Mga 2 to 3 days kasi kami na hindi nga nag-video. Elijah pala is kakatapos niya lang maligo, kaya magwa-onesie siya ngayon kasi yung weather today is ang basa-basa outside kasi nga umuulan. Siguro last night pa siya nag-strike. Hindi ko na malaya na ulan nga siya. Pero ngayon ko lang, umaga nakita nga na sobrang basa ng outside. Anyways, pasensya na pala kayo dyan kung hindi ko na-share sa inyo yung ano nga ni Elijah. Yung drawer niya nga is nasira siya. Siguro nung nakaraang week ko yun siya nasira. Na pag-open ko, isira na talaga. Nagsisisi ako ngayon kasi dati pa lang na hindi wala pa nga dito si Elijah or nag-ready pa kami for Elijah's clothes stuff. Sinasabihan niya na nga ako na bibili kami ng bago, pero sinasabihan ko siya na wag na kasi magamit pa din naman, tapos i-repent lang siya ba. Pero ngayon, yun na nga siya ang nangyari kasi nasira na siya. Pero sobrang mingaw-mingaw ng palibot kasi wala kaming kuryente at walang kokomelon si Elijah. Ano na lang ba ang gagawin natin ngayon dito, Elijah? Ha? What we gonna do now? Asus, kaluwisa bata at sobrang dilim ng aming palibot kasi dapat dito o inoon ko to siya. At si Elijah din, yung nangyari sa kanya for how many days is iyak siya ng iyak. Paggabi na wala dito, diba yung daddy niya, at every night na kahit masarap na yung tulog niya, hindi ko alam kung bakit, like midnight is umiiyak siya ng diretso na wala man lang sabi-sabi or wala man lang dahilan. Kahit sobrang sarap talaga ng tulog niya, umiiyak talaga yan siya ng ano, pinakalit-kalit, pinaabtik-abtik siguro sa kanyang ngipin nga na nafe-feel niya minsan. Oh sus, yung ngipin niya kasi nag ano na yung iba, nagsabay-sabay na siya maglabas-labas, buyag-buyag. Kaya yun siguro yung dahilan kung bakit siya umiiyak every midnight and every night na wala dito yung daddy niya. Gusto niya na naman itong mag-roll crawl sa sahig. Pero hindi ko siya ilalagay kasi bagong ligo. So you stay there in your walker. Yes? Pero wala kasi siya kokomelon. Ah, magagamit ko pala yung phone ko kasi may data naman yun or yung credit ba. Magagamit ko siya kahit walang wifi. Yay! At good afternoon again sa inyong lahat, and it's 1:52 na siya in the afternoon, at yes, magluluto na ako ng lunch namin kasi may ilaw na pala. At sabi kasi kanina ni Anthony, mga 5 ng afternoon daw mag ano na naman yung power or bumalik yung kuryente ba, pero wala pang to, nakabalik na nga siya. At kanina pala, or na ngayon na pala ako naka-video nga kasi naglinis ako ng aking mga paa-paa. O yung kuko ko sa paa ko ba? At kumakain lang kami ng biscuits. Or ako, kumakain ako ng biscuit nga. Biscuit. Biscuits. Kasi nagutom na ako at hindi nga ako makaluto ng aming lunch. Pero ngayon kasi nga may ilaw na at may kuryente na. Magagamit ko na tong oven. Kaya magluluto na ako start. Habang si Anthony is tulog pa rin siya. Habang si Elijah din is nandiyan na siya sa kanyang walker. Nag-i-enjoy na naman siya kasi may kokomelon. At ayoko siyang ilagay sa floor na or sa sahig kasi maghugaw-hugaw na naman yung bata. Anyways, kahapon pala to na sobrang nga namin sa aming lunch. At diba hindi ako naka-video for how many days. But this is the chicken roasting portion siya. Portions. Oh, ganyan siya. At lulutuin lang siya sa oven ng 45 minutes. Pero yung oven namin is diba guba-guba na siya. Kaya niluluto ko siya ng 50 minutes. Tapos after nito is mag-potatoes ako or mag-luluto. Magbo-boiled na naman ako ng
potatoes. At masarap to siya kasi first time talaga namin nakain to ni Anthony kahapon. Medyo iba, panin iba, different taste siya ba or bago sa aming mga panlasa. Yung ingredients or yung flavor niya is my Italian style with tomato and garlic siya. So masarap, bagong panlasa. At yes, kahit ang ingay-ingay ko si Anthony, yung hagok-hagok niya is bonggang-bongga pa rin siya. So nakalimutan ko nga yung spray, ilalagay ko nila siya dito somewhere para then i-ano ko din naman to siya later, ibaliktad. So okay lang, o diba? Okay lang din. Then, put in the oven for 50 minutes. Charot! Tapos na siya. Ganyan lang yung pagkain namin. At ito na naman yung isusunod ko kasi hahanapan ko siya ng malagyan at ewan ko lang kung saan kasi ito yung mga binili ni Anthony nga na hindi naman magagamit kasi wala naman nagaganap na camping nga at kung meron man is hindi pa siguro ngayon kasi tag-ulan na tapos winter na naman siya. So for sure malamig pag magka-camping at may baby, may Elijah, may mga babies kami. So wala na siguro, ewan ko kung kailan pa yan siya magagamit. Kaya hanapan po yan ng malagyan din. At dito na side is ito yung mga sinabi ko sa inyo na mga books na ni Elijah. O diba, ngiyaingay niya kasi gusto niyang, ay, nakatingin ang bata. Ewan ko ba kung nakikita. Hello? Ewan ko lang kung nakikita niya siya kasi nakatingin talaga siya. Pero yun na, yung dito na side, ito yung sabi ko sa inyo na mga books ni Elijah na nakuha ko para sa kanya nga kung mag-reading-reading kami kung lang kasi hindi pa talaga namin siya nabasahan. Pero very good boy naman yan si Elijah. Bright-bright yan siya kasi sobrang talkative. So, siguro nga ito siya is ilalagay ko dun banda na side kasi pala kung hindi nyo alam at hindi ko pa nasabi sa inyo, kaya din pala or except sa sobrang sakit ng ulo ko or masakit yung ulo ko for how many days is naglinis talaga ako ng as in linis, nalinis, nalinis, nalinis kasi diba it's June na at yes, it's Elijah's birth month na nga. Kaya kailangan na talaga namin mag-prepare nga. So, ang daming nangyari or ang dami kong nalinisan nga. Ang daming nabago. So, dun din sa garage, sobrang linis niya na. As in, naglinis talaga ako dun. Diba? Ang daming stuff dun. So, ang ginawa namin ni Anthony at nahihirapan na naman ako dito sa aking camera kasi dala ko na naman yung ring light. At si Elijah pag... ang adik sa camera din. Oh, gusto niya rin magsalita. Ang adik sa camera. Anyways, yun na. Yung garage is ipapakita ko siya sa inyo mamaya kasi sobrang na bago na talaga siya. As in, bago sa ating mga paningin, sa inyong paningin, at lalo na sa akin. Sobrang nagandahan lang ako kasi nasimulan ko na siya ba kahit malayo-layo pa. Pero, June na kasi at ang bilis lang ng araw. Kaya, yes, open ba yan siya? So, open naman siguro. Wait lang, Laiha, kasi ipapakita ko siya sa inyo kahit naglisod-lisod ako dito sa aking mga ginagawa sa aking buhay. Pati rin pala dito kasi pinalabas ko kay Anthony yung stuff dyan na hindi naman nagagamit. So, nandito pa nga siya sa may labas. Kasi on Saturday or Sunday ba, pupunta raw dito yung binan ko na lalaki para kukunin yung mga stuff na hindi na magamit para ilagay sa tip. So, yun yung gagawin namin on weekend. So, na-atras ko tong parang ano namin or yung halayanan namin hindi masyadong masikip dito at nakakuha ako ng mga stuff din sa garage na magagamit namin later. Pero yun nga, punta tayo sa garage bagong ligo din naman ako. So hindi na yan siya, okay lang yan siya habang hindi pa, kasi umuulan siya besh, hindi pa umiiyak si Elijah kasi open pala dito, kasi dito nga ako dumadan every time or for how many days na pumupunta ako dito kasi ganito na yung garage. Ewan ko lang kung nakikita niyo siya ng mabuti. Pero hindi pa ako tapos nito ha kasi nga, ako lang kasi yung todo-todo talaga na naglinis dito. Like, linis na pang babae na linis. Ang ginawa lang ni Anthony or yung natulong niya sa akin is yung mga stuff dyan. Kasi kung nakita niyo or na-remember niyo before, na ang dami talagang free dito. Free! Free dito na mga gamit nga, yung galing sa kahit saan na lang yun, na as in, nagbundok siya dito. So, nilagay namin siya dun sa may
likod kasi may maliit na bahay-bahay din si Anthony dito sa may likod niya. Doon nga namin siya nilagay lahat. Hindi niyo din kasi makikita kaya wag na lang. Yung ako yung naglabas doon tapos nilinisan niya yung maliit na bahay nga. Siya na din yung nagkuha ng mga staff dito papunta doon. At ganito na nga siya. Oh. Tapos dito, nalinisan ko na din yan siya dyan banda, yung mga TV, natrapuhan ko na, napunasan ko na, I mean, pang-Bisaya kasi yung natrapuhan. At dito, isplano ko, or na-start ko na din siya kahapon, pero mabigat kasi siya, besh, kaya wala na sabi ko, wag na lang muna, o antayin ko na lang muna sa Anthony na, magka-time talaga siya ba, natulungan ako kasi, parang mabubughat na ako sa aking ginagawa, kasi ang bibigat kaya. Tapos may mga staff dito na mabigat, pinupush ko talaga siyang kargahin or buhatin para lang matapos namin tong garage. Ilalabas lang to siya, hindi ko kasi siya talaga na makaya. Kaya wala na, hindi ko talaga pinush na gusto ko man lang siyang madala talaga dun, pero wala na. At magpatulong sana nga ako kay Anthony for how many days, pero diba may work siya, kaya ayoko din na ganito ganyan, tapos matutulog pa siya, kailangan niyang matulog. Kaya nag-stop na lang ako, so yung ginagawa ko, isabang tulog nga siya, at wala akong ginagawa is pumunta talaga ako dito para maunti-unti ko siyang malinisan nga. At yung tiles is ipapalabas ko yan siya or magpapatulong ako kay Anthony kasi dito din pala sa labas is na ano ko na yung mga gamit na hindi na namin magamit yan yung ilalagay ng binan ko sa tip nga soon kung magawa niya man o hindi ba ulan-ulan kasi konti na lang talaga yung kailangan gawin dito tapos ito din o yung ito. Kaya din pala yung vacuum is nandito siya kasi kahapon nag-vacuum ako ng bonggang-bongga as ina. Kinuha ko talaga lahat ng mga abog-abog. Kung nakita nyo naman diba sa mga previous vlog na namin na sobrang ano dito, sobrang gubot ba, ang daming staff, ganito, ganyan, pero wala na, hindi na siya, nagka-mulching na talaga. So, ito nga yung mga nagbago, tapos yun dun nga sa may laundry, tapos yung balikbayan box, kaya din pinadala namin yun siya, kasi para mahawa na dun sa bahay. At napagplanuhan kasi na namin nga ni Anthony na dito na lang i-held or i-celebrate yung birthday nga ni Elijah soon, mayong lawas, kasi dapat or dati pa talaga, ang tagal-tagal pa bago nga mag-June or bago mag-birthday ni Elijah, napag-isipan kasi sana namin or palagi naming pinag-usapan ni Anthony na dapat isa park lang siya kasi may mga playground na, tapos may mga malaruan yung mga babies para mag-enjoy sila ba. Pero yun nga, nung nakaraang week siguro yun or kailan ba yun na sinabi ko na sa kanya na mag-ready na tayo, mag-prepare na tayo kasi ang bilis lang ng araw, ang bilis ng oras. So, napag-isipan nga namin or naka-decision na kami, naka-decide na talaga kami final na yun siya, na dito na lang ha, sa garage at hanapan na lang namin siya ng maayos na ano ba, kung ano ba maganda dito sa may dito niya, sa may roof niya na matabunan namin tong dito sa may taas niya, siguro lagyan lang siya ng tela, tapos yung dito din sa may harap kasi, basta si Ate Doris na kasi yung anuhan ko na makatulungan sa akin, kaya, pero yun yung decision namin ni Anthony, or yung na planuhan na talaga namin, na pag-decision na namin, na ganito na lang dito na lang kami, para may ganito din ba, hindi na yung sa may labas, tapos magdadala na naman kami ng mga staff namin, maraming staff, for the ano nga, for the birthday, kaya okay na dito para kung matagalan man or magabihan man, is nandito lang. So, ang nangyari is ito yung mga nagawa ko. Yes, at ang bilis-bilis ko talaga kasi binilisan ko siya ng bonggang-bongga. Kasi dapat yung mga staff pala or yung mga free nga na ang dami-daming cellophane, as in maraming-maraming cellophane talaga yun siya. Dito ko lang sana nga for temporary ba, dito lang sana nga, pero buti na lang naisipan ni Anthony yung maliit na bahay-bahay dyan oh, kaya ang bilis niya ding nakalinis ng dun at nasakto din naman siya kasi yan ba oh, ewan ko ba kung nakaklaro niyo siya, basta dyan siya at okay lang din siya, pero ito nga oh, yung nalabas ko din galing dito is wala pa, pero ilalagay kasi yan talaga sa tip, yun na nga siya. Pero okay lang din pala nga na naisipan ni Anthony yung maliit na bahay-bahay dun sa may gilid. Kasi kung wala, for sure, basa. Kasi umuulan. At ulan time kasi siya ngayon. Yes, Elijah. Very good si Elijah. Nag-antay siya sa kanyang mama na nagdadala ng ring-ring light. Naka-ring light ang mama ni Elijah. Hi! Asus! Asus! Uy! Nag-isi lagi ka dong. Ha? Huh? Oh, this is very good boy. Tapos naka
warm shoes yan siya, or ano ba tawag dyan, parang socks. Hindi naman yan socks, oy. Basta yun na yun siya. Go away, come again another day. Anyways, habang nag-aantay nga ako sa potatoes na ma-boiled siya at matapos na yan siya para ma-mash ko na, at later is gigisingin ko na si Anthony kasi siguro 2 na siya in the afternoon at medyo nagugutom na talaga ako. Tinitingnan ko si Anthony kasi nga naglihok-lihok siya sa kanyang buhay. So habang hindi pa nga siya naluto, kasi sinabay ko na pala siyang lutuin nga, is ilalagay ko na muna to. Siguro ito siya, yung nasa baba nga na sobra sa playpen ni Elijah, is ilagay ko dun sa may laundry banda, dun sa may gilid, para man lang is malinis na yan siya dyan at wala nang naka-like, nakasukos na mga stuff ba, at para yung ito yung malagay ko dyan, oh, na naman ulit yung pang camping na stuff. Eli, come here na, come to mama na, you have a food here, come here, the chicken, your spoon is here, come here. Oh, dito yung kay Elijah. Yeah, come here, it's still hot, come here. Come to mama na, come here. This is a very good boy. Ba. Asus. Arms up. Arms up. Come here. Good boy. Good boy. It's okay. You stay there. Kukuha lang siya ng drinks. Good boy! And it's 3:40 na nga siya in the afternoon. At yes, nagsiga-siga yung aking flashlight. At gagawan ko lang pala ng dinner nga si Anthony, or yung ano ba to tawag sa kanya. Basta yung makakain niya mamayang gabi. The sandwich ba? At yes, kasi tapos na pala, or kanina pa talaga ako natapos kumain, hindi ko naubos yung pagkain ko. At si Anthony kasi ang tagal niya kumain, nakahugas na ako ng mga plato, pero yung sa kanya is wala pa. Kasi ngayon nga lang siya natapos, kakatapos niya lang, so ngayon siya na yung naghugas. Pero malinis na yung kitchen, yun na lang yung naiwan nga. At yung dito din pala na side, oh, ipapakita ko muna sa inyo kasi maaga pa din naman para sa kanyang pag-alis kasi late na naman siya ngayong gabi. So 6 na daw siya mag-i-start naman. So bukas is mali-late na naman siya for sure. Pero yung ganito niya is yes, yan yung lalagyan ko ng lunch niya or yung sandwich niya. At ganito na siya dito. Nakuha ko na din yung mga stuff dyan sa may, dito sa kanyang may changing table nga. Pero ang ginawa ko or nilagay ko dyan or ni-replace ko is yung mga books ni Elijah na nilagay ko dun banda, oh. Kaya ngayon dito, ang nandito lang is yan siya. Kasi kay tala. At kasi nga si Elijah kasi is kailangan niya talaga ng nappy and wipes everywhere. Kasi kahit saan na lang kami nag-change sa kanya ng nappy. And yes, kailangan ng wipes. Kaya meron siya dyan banda, the nappies. At yung baby boy is nag-enjoy siya dito banda din sa kanyang panood-nood ng movie. After pala nito is aalis ako or magpapa-drop ako kila Ate Doris. Kasi may gagawin kami ni Ate Doris nga na importante lang. At okay lang din naman kay Anthony kasi nag-ask na naman ako sa kanya kung okay lang ba. Kasi kung hindi, hindi na ako mag-please sa kanya. Sabi ko talaga kung ayaw mong idiwag na para wala ng away talaga. Pero yun nga, okay lang daw. At idadrop niya daw ako later after na nito or ano pa ba yung gagawin niya. Kasi tapos na din naman ako sa bahay. At malinis na siya. Wala na mga kusus balungos kasi pati din pala dito. Para kahit aalis ng bahay is malinis yung bahay bukas pag uwi. So doon ako mamaya matutulog kila Ate Doris nga, at para mabigyan ko din ng space si Anthony nga para tomorrow pag nandito na nga siya is makatulog siya ng mahimbing or walang sagabal na si Elijah ba yung iiyak-iyak. So bigyan niya ako ng space din at bibigyan ko siya ng space. Bibigyan namin ng space ang isa't isa kasi nga yun naman yung gusto ko, diba, dati na magpunta nga kila Ate Doris. Pero yes, okay na din naman siya. And where is the butter? Please. Ay, it's here. And give me a knife slab, please. At yung ganito, hindi ko kasi siya sinasali. Binibigay ko talaga yan kay Misty. Kasi si Misty, alam niya na yan, na sa kanya yan. Or para sa kanya yan.
Oh, ang bilis-bilis ni Misty. Anyway, simple lang naman tong food nga ni Anthony kasi hindi naman siya yung tao na sobrang gusto ng ganito, ganyan, maraming couscous balungus ba? Kasi, kung na-remember nyo before or nung magpupunta kami sa pub or ganyan, di ba? Nakikita nyo sa kanya, mag-chicken lang talaga yun siya. Kasi ayaw niya ng gulay, ayaw niya ng ganito, ganyan. Gusto niya yung simple lang sa kanyang panlasa. Simpleng tao, simpleng lalaki. It's cold, love! Cringing. Mag-ready na lang ako ng kanyang food nga ni Elijah kasi dapat is doon ko na lang siya ilalagay pero hinanap ko pa kasi to at nasa sasakyan pala siya ni Anthony kaya dyan ko na lang siya. Ang ibang galing kong come, I thought by you're there outside. Ayan. Just... Oh, this is coming everyone. Yeah. Oo, kaya yes, i-move or i-transfer ko na lang dito yung mga food nga ni Elijah kasi... Wala nga yun ang food for tonight and for tomorrow. At bukas is si Ate Doris matutulog din siya dito for the Friday night. Ganyan siya. So, sabay na kami Ate Doris papunta dito for tomorrow. So, siya lang ang mag-isa dito tomorrow. Iiwan ko siya ng mag-isa para matuto siya. Yes, matuto. Pero di ba nagawa ko na yan before? At walang nangyari kasi siya lang dito at hindi siya natulog. O, di ba? Pero yun nga, yung staff ni Elijah is nandito na. The... food and the stuff like this and the dummy. Where is your dummy, Balaylay? Ha? Where is your dummy? At si Elijah, kanina pa talaga siya dito habang inaantay ko yung daddy niya. Pero ewan ko lang, where is his dummy, love? You don't know? Where is your dummy? We don't know. Yes? Nandiyan talaga siya. Ang very, sabihin ko na sana ang very, very good niya. Pero nag-start na siya. Asus! Ang very, very good niya, oy! Kahit hindi masyadong very, hala, kasi nakita niya pala tong staff niya, kaya siya nag-excited. Asus! Kaya pala nag-excited ang bata? Ha? Ha? At kanina pa talaga siya, nag-i-enjoy siya dito kahit nandyan siya, tapos hinahawakan niya to, oh, na parang gusto niya ding i-push, o diba? Yung mga staff niya is everywhere, anywhere, charot, somewhere, somehow. Hoy,